Hi, home searchers! For today, we will explore this newly constructed house here in the biggest subdivision in Asia, and that is BF Homes Parañaque. My name is Eva, and I am your real estate broker friend. And now, let's get started! Merong 3-vehicle carport itong iyong future house. Kaya meron ka ditong isang gate para sa isang sasakyan mo at another gate naman para sa dalawang sasakyan. Pero papasok tayo sa ating pedestrian gate. Let's go! Ang nice itong wall cladding dito sa yung pedestrian gate. At ang lot area nitong property is 228 square meters at ang floor area about 352 square meters. At eto na uli ang iyong maluwag na vehicle carport na may magandang ceiling treatment. Tapos sa part na yon may pedestrian gate uli papunta sa iyong utility area. So highly secured naman itong iyong bahay . Pero we are inside a gated subdivision na may 24 hours roving guard. So safe talaga dito sa area ng BF Homes. At eto yung iyong main door. Siyempre, bago ko muna ipakita ang iyong future house, request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. At pasukin na natin! And welcome to your brand new charming house. Ito na kagad ang ating combined living and dining area. By the way, yung orientation ng iyong property is facing south ha. So I think dito tayo pwedeng maglagay ng couch. Or this will serve as your living area kasi ito naman yung ating dining area kasi ito yung nakatapad dun sa yung kitchen. So isang malaking space at dito naman yung ito malaki rin yung kitchen . Regular size siya. Tapos na-appreciate ko itong ating countertop white. O bagay siya dito sa box plush white din. Tapos may mga konting mga gamit lang para mas ma-visualize siya ng maganda ang iyong kitchen. So may mga shelves ka rito. And you have your single sink lang. Pero maganda siya. Meron pang ganito. Ayan. Tsaka ito yung pag nagugugas ng mga baso. Ayan, nilalagay lang dyan. Maliwanag dahil meron ka rito window. Ang ganda ng white na kitchen . Tapos dito ka pwedeng maglagay ng iyong range. Kahit yung malaki yung mga 5 burner. Provision naman ito para sa yung range hood. Ayan, nakaabang na siya . Yun. Mga soft close din naman yung ating cabinet. At ang maganda sa kitchen mo, meron kang walk-in pantry. Medyo malaki siya. Kasya lahat ng groceries mo dito. Dami mong shelves. So storage na rin siya. And balik tayo dito kasi papakita ko na yung dining area opens naman to a lanai. Open lanai na may garden din. Ayan. So, meron kang sliding door, may screen. Tapos, meron itong gate papunta dun sa iyong parking. So, just in case, galing ka naman sa sasakyan at kailangan mo pumunta ng kitchen or ng dining, dun na yung best na dapat mong daanan. Ayan. Ito yung mga sliding doors. And, dito naman, talagang pwede siyang gamitin as breakfast . Kasi ayan, may mga space para pwede ka maglagay ng iyong mga high chair. I think kahit nga 3 or 4 na stools, pwede dyan. Ito naman yung pwede mo paglagyan ng iyong oversized na refrigerator. Kasi ang laki ng space mo, hindi ka mag-worry na baka hindi kasya yung rep. So ayan yung outlet for the rep. Tapos dito sa gilid, meron tayong door going to the utility area. Let's check. Ang taas ng iyong fence. Tapos, ito yung pwedeng gawing laundry area. Yun yung ating kitchen. Tapos, yun din yung gate ulit yung kanina na pwede nating pasukan kung galing tayo sa parking. Tapos, naka-fully tiles yung buong utility area para naman madaling i-maintain. Meron ka pa ritong pwede rin itong gawing kainan, diba? And this time, meron kang maid's room. O, parang malaki yung maid's room nila. Tapos may katabi siyang bathroom niya. Meron din siyang sink dito. Ito, I guess, sa overhead tunnel. Kaya meron kang ladder. Pasok na tayo.
Nandiyan lang sa description box below the video yung price ng iyong future house pati full details na kailangan mo nandiyan lang. At ito naman yung way papunta sa iyong powder room. Medyo strategic ha yung iyong powder room kasi pag pasok mo ng main door at kailangan mong gumamit ng bathroom or ng powder room, ito na agad siya. Meron ka dito yung mirror na doubled na rin as medicine cabinet. You have your sink. Oh, cute yung accent tiles dito. Pati itong yung sink, maganda rin. Check natin yung bedroom dito sa ground floor. Ito yon. Tapos malapit siya sa under the stairs. Kaya nandito ang mga... I think pwede siyang gawing shoe cabinet or mga storage space ito. Itong mga under the stairs. And ito yung circuit breaker mo naman. I think this is your bedroom sa ground floor. So pwede siyang gawing guest room. At ang ganda niya kasi meron dito yung covered or partially covered lanai na may mga nakalagay ding mga plants. Ano ang private nitong part na to? Tapos ang taas ng fence, so highly secured it. Kahit i-open mo tong yung sliding door, tapos naka-screen lang para wag papasok yung mga insect. So ang ganda, malaking space din ito. Pag bedroom, pwede kang maglagay dito ng bed. Tapos across, pwede kang maglagay doon ng TV. So this is our space na medyo malaki na rin. At meron siyang bathroom ha. Talagang best for senior bedroom. At pwede mo nga rin gawing master bedroom itong ground floor bedroom na to. Kasi merong separate na walk-in closet. His and hers din, no? Ayan, pwede ka dito maglagay ng vanity. Tapos meron dyan ng mga outlet. Tapos kung gusto mong secured at hindi mabasa ang mga damit, ayan, pwede mo siya talagang i-lock. Tapos eto na yung sink. May mga medicine cabinet din. This is your shower, double shower. Ayan. And your... Ito HCG brand yung iyong water closet at may bidet. So, kung ayaw mo umakyat ng second floor, pwede itong master bedroom, no? Pero check natin syempre yung mga bedroom sa second floor. Follow me! At bago ko ipakita ang iyong second floor, syempre request ko naman na i-visit mo yung ating website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makita ang mga nice houses. Ngayon, kahit na tayo. Nice naman itong second floor mo. May napakalaking space. Ito na yung family area. Hanggang dito. Dito pwede kang mag-setup ng malaking couch. Pwede kang maglagay nga rito ng kahit billiard tables. And yet, hindi pa ito yung pwede mong paglagyan ng TV. Kasi dito sa part na to, merong mga outlet for cable. So ito pwedeng magandang media wall or entertainment wall. Ang laki ng space na to. Tapos ang liwanag because nakatulong yung sliding door. Dahil ito na nga yung balcony na pwede na natin i-check. Ang duwag din ng balcony. At ang ganda ng community mo dito sa BF Homes. Ang ayos ng mga neighbors mo. Tapos tingin ko nga marami rin mga bagong bahay dito. This is shared balcony. So malaki siya. Meron pa ritong faucet. Para kung maglalagay ka ng plants. Ayan. Diba? Very accessible sa water mga plants mo. Tapos ito yung master bedroom. So, kaya siya naging shared balcony. I-check na natin yung mga bedrooms. Puntahan na natin. Let's go. Kung meron tayo dyan viewers na seller din at may property na gustong ipabenta, tawagan mo lang ako. Pwede rin natin i-feature dito sa ating channel yung property for sale. At ito na yung first bedroom dito sa second floor. Let's check. Another big space. Mga bedrooms dito, napansin ko lahat mga huge or maluluwag. At meron ka na rin screen. Ang ganda ng screen, no? Ang ganito siya. Tapos, ayun yung covered lanay nung isang bedroom sa baba. Tapos, ayan, meron ka pang tree dyan kaya hindi mainit dito sa bedroom. O, diba? Spaceful sa iyong bedroom. First bedroom dito yan sa second floor na may bathroom din.
Let's see. Malaki rin yung bathroom mo. Meron ka nitong water closet na may bidet. Your sink na meron ng medicine cabinet. At kapareho ng ground floor bedroom, meron din walk-in closet na his and hers din. Malaki rin siya. Pero hindi itong master bedroom ha. Pero I noticed yung mga bedrooms dito, yung mga walk-in closet sila. So that's good. Tingnan natin yung other bedroom. Meron itong total of 4 bedrooms kasama yung nasa ground floor. Plus the helper's room, so 5 bedrooms. Ito na nga yung second bedroom dito sa second floor. Let's see. Sizable din yung bedroom. Ito na naman yung type kong screen. Kasi na-open siya. Ganyan. Ito naman yung mga cabinets na floor to ceiling high. Tapos lahat ng bedrooms may own bathroom. Kaya advantage talaga pag may sariling bathroom ang mga bedrooms. Kasi hindi ka na makikishare. At ito ang laki talaga ng bathroom na to. You have your sink. Meron kang mirror. Tapos naka-enclose yung iyong shower area. Meron kang double shower, bathroom niche. May design para mas maganda. And you will go to your master bedroom. Ito na nga ang iyong master bedroom. Wow, ang laki. Very huge, huh? At si master bedroom ito, meron din siyang balcony. Yung shared balcony na pinuntahan natin kanina. Ang laki naman kasi talaga ng balcony. And at the same time, malaki din ang iyong primary bedroom kung saan dito ka pwedeng maglagay ng iyong king size bed. Tapos across, meron doon mga provision for cable, for outlet. So doon ka pwedeng maglagay ng TV just in case gusto mong manood sa iyong bedroom. At ito na nga ang iyong walk-in closet. At pwede na natin check. This time, mas mahaba na yung walk-in closet kasi syempre nasa master bedroom na tayo. So ito yung his closet. This one is first closet. Floor to ceiling height yung floor closet dito. Ito na yung master bedroom. So parang may similarities sa ibang bedroom. Ayan. Pero sizable din or maluwag din ang iyong master bedroom. Back here at your master bedroom. At home searchers, just in case ka meron kang lot na gusto mong patayo ng residential house or kahit commercial building, pwede mo rin akong tawagan. Kasi may mga partner tayo na reliable, architect, builders, contractors, kaya tawag ka na. Ngayon naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos at ito yung mga similar videos. And thank you very much for watching!